Luton, Palawan. 1233 DYVS, Bacolod City. Up 987 DYFR, Cebu City. 97.5 DYFE, Tacloban City. 1116 DXAS, Zamboanga City. 103.3 The New J, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Cotabato City. 1062 DXKI, Coronadal City. 1197 DXFE, Davao City. At online sa Pinoy Connection at Now XD. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Tamang oras, alas 10:29 ng umaga. Problema sa komunidad? Magtarabangan kita sa aranduyog sa pag-uswag. Kaibahan ang Philippine Statistics Authority, Department of Labor and Employment, Alternative Learning System, Department of Health, PhilHealth, as in ang Social Security System, Legazpi. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ninudto. Digdi lang sa CARE 104.3 The Way FM. Yes, it's another Friday morning, Kakerian at Kaaranduyog. Welcome po sa satuyang Friday edition ng Aranduyog sa Pag-uswag. And every Tuesday, second Friday and fourth Friday po ay kaiba nanta ang SSS para po ipaliwanag sa tuyang sa inta pong mga programa as in mga information na napakahalaga po para sa satuya ng mga members o sa mga gusto pa muna maging member pa lang, no, kang SSS. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Tod-tod, mga kaibanan ta na, nasa online na siya actually via Zoom, si Mama Jeanette or Jeanette Toralio Mapa, ang PIO po kang SSS, para ipaliwanag sa tuya ang satuyang topic mo niya na value of SSS membership o kahalagahan ng pagiging SSS member. Kung may mga hapot po kamo sa satuya pong pakipag-uron-uron kay Madam Jeanette, hindi pa sa tuya mga contact information. 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. And syempre po, nasa FB po kita, live na live nyo yan. Sa CARE 104.3 The Way FM, pwede ka mong mag-comment dyan. O kaya po sa YouTube, yan kita sa CARE 104.3 DWAY FM. Okay? Kaya ba nanta na po siya via Zoom? Ma'am Jeanette, good morning! Yes, good morning, Ma'am Melissa. At sa lahat po nakaantabay ngayon sa CARE 104.3 The Way FM. Mabuting araw po sa inyo lahat. Yes, ma'am. Nagpapasalamat din po tayo dahil nakapag-renew tayo ng ating partnership for another year. Yes, tama po, Ma'am Melissa. It's been ilang years na po ba? Since 2017 pa po tayo. Mm. And we're very thankful sa diba sa partnership po ito na mas mapalagana pa po natin yung mga mensahe ni SSS at mga programa po nila para po sa mga member. Okay, ma'am. So, data na po, pahalo yun. Ano po ang Social Security System? And ano po ba ang mandato kaini? Yes po. Ang Social Security System or SSS, ito po ang ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng Social Security protection sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa oras ng kanilang pangangailangan, bunsod ng pagkakasakit, panganganak, pagkabalda, involuntaryong pagkawala ng trabaho, pagriritiro, pagpapalibing at pagkamatay. Ito ay itinatag sa visa po ng Republic Act 1161 noong September 1, 1957 na naambindahan po noong May 24, 1997, alinsunod po sa Republic Act 8282. Sa visa naman po ng Republic Act 11199, o ito po ang Social Security Act of 2018, inaprubahan po ni Pangulong Rodrigo Duterte noong March 5, 2019,
ay marami pong nakapaloob ng mga pagbabago at provision sa ilalim po ng bagong batas na kasama po ang pagdagdag ng ikapitong benepisyo. Yun po yung involuntary or separation. Okay, wow. So, dakulon po talaga no, ng mga mandato ang igwa ang SSS. So, sino-sino po ba ang sakop ng SSS? May classification po ba ang mga miyembro ng SSS? Yes, ma'am Mel. So, meron po tayong dalawang classification. Yun po yung una, tinatawag po natin compulsory coverage. At yung pangalawa naman po yung voluntary coverage. So kung compulsory po, ibig sabihin mandatory po na makabilang po sila sa SSS membership. Kasama po dito yung ating mga empleyado sa pribadong sektor at mga self-employed members. Kasama po dito yung mga professionals at mga manggagawa sa informal sectors. Kasama din po sa pagsaklaw, ito po mga household employer at household helpers bilang covered employees. At ma'am Mel, meron din po tayong pinatawag na voluntary coverage. Pinabibilangan naman po ito ng mga empleyadong hiwalay sa kanilang trabaho, mga non-working spouses. At yun nga po, yung ating OFW members ay mandatory na rin po sa kanilang coverage. Kinakailangan din po hindi pa aabot sa 60 years old bilang maging, para po maging member ng SSS. So pag lumagpas na po sila ng 60 years old, magiging pensioner na po ba sila? Pwede, optional po yung pagiging, or pag 60 years old po at wala na pong source of income, at meron na po at least 120 months na contributions, pwede na po silang mag-apply for retirement pension. Okay. And yung kanilang matatanggap, depende po ba sa mga naihulog na nila? Yes, tama po ma'am Bel. So yung po mga benefits na pinibigay ni SSS, nakadepende dun sa contributions ng ating member. Kung gaano po kalaki yung contributions, ganun din po kalaki ang kanilang pwedeng makuhang benepisyo. Okay. Sige ma'am, can you give us ano-ano po yung mga benepisyo at pribilehiyo na nakalaan para sa mga SSS member? Yes, meron po tayong pitong benepisyo. Una po yung tinatawag nating sickness benefit. Ito po ay daily cash allowance na ibinabayad po sa ating miyembro na hindi po nakapagtrabaho dahil sa pagkakasakit o pagkakaroon po ng pinsala sa katawan. Pangalawa naman po yung tinatawag nating maternity benefit. Ito naman po yung daily cash allowance na ibinibigay po natin sa ating mga babaeng miyembro ng SSS na hindi po nakapagtrabaho dahil po sa panganganak o pagkakakunan. At pangatlo po yung pinatawag natin disability pension naman po or disability benefit. Ito naman po ay cash benefit na ibinibigay para po sa mga miyembro na nagkaroon po ng temporary o lubusang pagkabalda sa katawan. Pang-apat po, ito yung pinatawag natin unemployment benefit or para po sa mga involuntary separation. Ito po yung pinakabagong benepisyo na binibigay ni SSS. At nakumbas po ito ng 50% ng kanilang monthly salary credit sa loob po ng dalawang buwan ay ibibigay po sa ating miyembro ay yung involuntary separation na benefit. At panglima po yung pinatawag natin retirement benefit. Ito naman po yung cash benefit na ibinibigay sa pamamagitan po ng buwan ng pensyon sa ating mga miyembro na hindi na po nakakapagtrabaho dahil po sa kanilang katandaan. Pang-anim po yung tinatawag nating funeral benefit, ito naman po yung cash benefit na ibinibigay po sa sinumang naggastos ng pagpapalibing ng namayapang miyembro ng SSS. At pang-pito, ito po yung death benefit, Ma'am Mel. So, aside po dun sa funeral benefit, nagbibigay din po ng death benefit ng ating ang SSS para po sa beneficiaries ng ating deceased member. Yung death benefit naman po ay binibigay sa mga legal beneficiaries nito ng namayapang miyembro. Samantala, meron din po tayong privileges aside sa mga benefits na pwede pong i-apply ng ating mga miyembro. Number one po, Ma'am Mel, may tinatawag po tayong salary loan. Ito naman po yung privileyo sa pautang na ipinahihiram po sa ng SSS sa kanyang mga miyembro para po sa kanilang panandaliang pangangailangan. Okay. At pangalawa po, may in-offer po tayong loan restructuring or condonation program. So ito naman po para po dun sa ating mga miyembro na nakapag-loan sa SSS, nakapag-apply po ng mga short-term member loans
na kung saan po hindi nila nabayaran. So ngayon po may ino-offer na condonation program ang SSS para po mapadali at malinis po yung mga loan records ng ating mga miyembro. At pangatlo po, meron din po ino-offer na calamity loan ang SSS ngayon. Ito po ay para sa ating mga members na nakatira po dito sa Albay. So until September 21, 2023, mag-accept pa po ang SSS ng application for calamity loan. So, yan, yeah. Isa nga yan, ma'am, sa gusto kong itanong sa inyo kasi last time po may nabanggit po din ang SSS patungkol sa posibleng pagkakaroon ng opportunity sa mga kababayan natin na affected ng anumang kalamidad kagaya nga ng pagputok ng Mayon Volcano, itong calamity loan. So okay na po ito, madam, ongoing, and until kailan po ang application ng mga members pwedeng isubmit? Yes po, meron tayong pinatawag na Calamity Assistance Package. Ito nga po ay kaugnay sa pag-aalbuluto ni Mayon. So open po ito sa lahat ng mga miyembro na nakatira po dito sa Albay. So yung application po through online at mag-accept po ang SSS until September 1, 2023. At under po dito sa Calamity Assistance Package, may ino-offer din po 3-month advance pension. Ito naman po ay para sa ating mga pensioners. So sa mga pensioners po natin na nakatira dito sa Albay, pwede na po kayong mag-apply nito. Yung application po ay over the counter. So may kailangan lang po pilmahan yung ating brand, yung ating barangay captain. Patunay po na nakatira po kayo dun sa ating barangay. Oh, okay. Oh, napakadali lang naman pala niya, no? Ano po? Sige po. Ano po yung magkano po ba ang minimum at kaya maximum na hulog sa SSS? Yes, ma'am. Effective January 2023 nga po ay meron na po tayong bago contribution schedule. So yung ating pong minimum ay pumapatak po sa 4,000 na monthly salary credit. At yung patumbas pong contribution nito ay nasa 570 pesos. At ang maximum naman po na monthly salary credit ay nasa 30,000 pesos. At ang contribution naman po nito ay nasa 4,230. So sa kasalukuyan po, meron tayong 14% na contribution. At kung kayo po ay empleyado, ang 9.5% po i-shoulder ng inyong employer at 4.5% naman po ang i-shoulder ng ating mga empleyado. Okay. Eh, how about, ma'am, yung mga self-employed? Magkano po ang minimum na dapat na ihulog nila? Yes po. Para po sa ating mga self-employed members, since wala po silang employer, sila po yung magbabayad nung buong 14%. So for example po, yung minimum po ng monthly salary credit ay nasa 4,000 pesos. Ang katumbas po na contribution niyan ay nasa 570 pesos. At kapag naman po ang kanilang monthly salary credit ay nasa 30,000 pesos, so ang contribution po nito ay nasa 4,230. Okay, sige. So, paano naman po ang mga proseso para sa pagbabayad ng kontribusyon ng mga empleyado? Good news po sa ating mga members kasi meron na po tayong other payment channels na pwede nyo po i-take advantage. Mula po, actually prior pa po ng pandemic, simula January 16, 2018, kinakailangan na po mag-rehistro ang lahat ng mga member natin sa SSS website. Sa www.sss.gov.ph, kung saan po kinakailangan nilang kumuha ng Payment Reference Number or PRN sa pagbabayad po ng kanilang contribution. Since po meron na po tayong PRN, meron na rin po mga payment channels na ino-offer ang SSS. Pwede po sila magbayad sa SSS Tellering Facilities. Meron po tayong mga SSS Accredited Banks, mga Accredited Cooperatives and Organized Groups bilang SSS Collection Partner Agent, at meron na din po tayong mga electronic payment facilities kagaya po ng PayMaya, Security Bank, DigiBank, at Money Management. At ngayon nga po meron na din po payment through GCash para po sa ating mga self-employed voluntary OFW members. Okay, so kahit saan naman to, ma'am, no, pwede silang pumunta? Yes po, ma'am. Okay, what about po para naman sa mga member ng SSS? Paano nila mapapakinabangan ang kanila mga hulog? Sige lang nila ang hulog ba? Or may benefits? O anong pakinabang po nila doon maliban doon sa mga nabanggit mo na, ma'am? Yes po, ang Social Security System po or SSS
ay isang defined benefit scheme kung saan po pinagkukunan ng pondo nito ay mula po sa pinagsamang koleksyon, mula sa contributions at mga investments o pamumuhunan kung saan lahat po ng mga miyembro ay kwalipikado makatanggap ng mga benepisyo sa SSS ayon po sa ating qualifying conditions. So sinusundan po dito yung ating cross-generation subsidy kung saan po ang mga malalakas ay nagbibigay po ng subsidiya sa may mga sakit at ang mga bata naman po para sa mga matatanda. So bawat hulog po ng ating miyembro ay may katumbas pong benepisyo. Halimbawa po sa mga sumusunod, yung po sickness benefit, yung return of investment po niyan ay nasa up to 6 times at ang maximum po na benefit ay nasa 600 pesos per day. Yun naman po maternity benefit, ang return of investment po niyan ay unlimited kasi wala na po tayong frequency kung hanggang kailan po pwede magbayad niyan for as long as meron po qualifying contributions. At ang maximum benefit po niyan ay nasa 70,000 pesos per delivery. At kung miscarriage naman po, nasa 35,000 yung maximum. Sa disability benefit naman, Ma'am Mel, ang katumbas po ng return of investment nasa up to 40 times po. At ang maximum naman po niyan ay nakadepende nga po sa ating contributions. Para naman po sa retirement, ang return of investments ay nasa up to 34 times at ang maximum benefit po natin ay nasa 18,945. Para naman po sa ating unemployment benefit, ito po ay nasa up to 2 times po ang return ng investment at ang maximum po ng amount ay nasa 20,000 pesos. Para naman po sa funeral benefit, ang maximum ay nasa 40,000 pesos. Okay, ma'am. Regarding doon sa ano to sa pagbubuntis at panganganak ng mga babae, wala po ba kayong limit hanggang ilang pagbubuntis lang pwede silang matulungan ng SSS? Yes, Ma'am Mel. Since nga po, aprobado na po yung expanded maternity leave law last 2019. Yung ating pagbabayad po ng maternity benefit ay unlimited na po. Before po, Ma'am Mel, ang sinusunod po natin ay first 4 deliveries or miscarriages. Pero since nga po merong bagong batas, unlimited na po yung pagbibigay natin ng maternity benefit. So, baka mas marami pa, ma'am, ang ma-encourage na manganak, ano, magbuntis at manganak na member ng tama SSS. Po, okay. Yes, tama ka po, ma'am. Okay. What about, ma'am, halimbawa, nung nangyaring pandemic, ano po, nawala siya? Hello? Hello, ma'am. Okay, sige, ma'am. How about yung nangyari pong pandemic? May ilan po sa mga kababayan natin ang hindi siguro nakapag-work ng maayos, papaano po ba yung kanilang mga benefits or paghuhulog doon? Actually, Ma'am Mel, napaka-timely po nung pag-aproba sa ating bagong batas or yung Republic Act 11199 kung saan meron pong additional na benefit, yun po yung tinatawag nating unemployment benefit. So prior pandemic, meron na po talagang unemployment benefit. Kaya po nung nagkaroon po tayo ng pandemic at nag-lockdown, marami po talaga sa ating mga miyembro ang nakakuha nito po unemployment benefit na binibigay po ni SSS. At the same time, yung po mga members natin na nagkasakit na tayo, meron dito sickness benefit na ibinigay ang ating ahensya. Oo nga, oo. So, yan. So, importante po no, na talagang i-update ang ating mga pagbabayad. Clear ko lang, ma'am, meron kasing iba na may pa-housing loan din po ba kayo? Like gusto nilang magpatayo ng bahay? Actually po, meron din po talagang in-offer ang SSS na house repair or improvement loan. Ito naman po yung pangutang sa pabahay na direkta po ibinibigay sa ating SSS member na kwalipikado po, lalo na po yung ating mga OFW members. Okay, sige. Meron po ba kayo up to ilang idea, up to ilan ang pwede nilang ma-loan o makuha? Yes, Ma'am Mel. Meron po ba kayong magkano po ang ceiling para sa pagkuha ng para sa housing? Nakadepende din po siya dun sa assessment ng ating mga architects. Pero Ma'am Mel, in case po dun sa housing loan naman,
mas mabuti po siguro na sa pag-ibig po sila mag-apply nito kasi yung po talaga yung ahensya na kumbaga sila din po yung assign para po sa mga housing. Okay. So yan. So may mga huling mensahe pa po kayo, Ma'am Jeanette, para sa ating mga viewers and listeners regarding po sa kahalagahan ng pagiging isang SSS member. Yes, para po sa ating mga members and mga employers, sana po ay patuloy na po tayong magulong sa SSS. I-treat po natin yung SSS as savings or investments kasi kayo naman po yung makikinabang po nito pagdating po sa ng panahon at mga contingencies kagaya po ng sickness, ng maternity, disability, pagtanda at pagkamatay po. So, kumbaga ito po ang savings scheme na ino-offer natin sa ating mga miyembro. At the same time po, meron po tayong pinatawag na Workers Investment Savings Program Plus kung saan pwede pa po makasave yung ating mga members. For more details po, pwede po ninyo itong makita sa ating official Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System at inabisuhan din po natin yung ating mga members and mga employers na mag-register na po sa ating SSS website sa www.sss.gov.ph. Okay, sige. So yan po, no, napakalinaw ng mga ibinahagi ni Ma'am Jeanette Toralio Mapa regarding po sa kahalagahan ng pagiging isang SSS member. So habang may pagkakataon, no, kailangan na maka-avail po tayo nito. Unang-una ay yung pagiging member muna. So, pag ma'am, siguro ito lang doon sa mga hindi pa po member, para mas madali silang maging member, pwede po ba silang pumunta diretso dyan sa office nyo? Yes, ma'am. Well, actually, may dala po silang options. Unang-una po yung application for new membership. Online na po talaga yan. So para po sa mga wala pang SSS number, pwede po kayong kumuha nito sa ating SSS website sa www.sss.gov.ph. At meron po tayong mga e-centers located po sa lahat ng mga SSS branches para po mag-facilitate dun sa ating mga miyembro na nahihirapan sa ating mga online transactions. Okay. Sige. Sige po, Ma'am Jeanette, thank you so much po sa another opportunity na maka-usap po namin kayo regarding sa mga services na binibigay ng SSS. Thank you din po, Ma'am Mel, at sa lahat po nakantabay ngayon sa Pier 1443 The Way Up. Sige po. See you next time. See you po, Ma'am Mel. Ayan. So, napaka-gayon po, no? Kung sa iyang mga na-discuss sa tuyo niyan, manungod sa mga kahaputan, manungod sa pagiging member kang SSS, as in kung may mga kahapot na rin pa po kamo, sa mga nabanggit ko na pong mga contact information ay pwede po kamong mag-visit duman o kaya ay magpadara lang kay mensahe. Okay? Sige po, ngayon maduman na kita sa tuyang praying time. Let's pray. Panginoon, salamat po sa opportunity gerare na kami, Lord, maka hapot duman sa mga mahalagang information o kaya ay mga kahaputan para po sa pagiging sarong miyembro kang SSS. Thank you, Lord, sa mga programa na igwasinda sin sa padagos na pagpupursige na makatabang sa mga private employees man o kaya mga self-employed o mga OFWs na mga kababayan mi. Thank you, Lord, na ika ang padagos na magtaon ng kalinawan sa mga members po kang SSS, as in kung may mga kaipuhan pa man po sinda, salamat sa pagiging very accommodating po kang opisina kang SSS para sa samuyang mga kababayan. Lord, padagos mi pong ipinagkakatiwala sa imo ang samuyang mga napagkaururunan and makatabang po inining dakula para sa padagos na pagpamumuhay ning maginhawa as in maayos, Lord, kang samuyang mga kababayan. Ini po ang samuyang pangaji sa pangaran ni Jesus. Amen.
kaipuhanta na po magpa-aram mo niyan. Salamat po sa pag-joining do sa Kuya today. Kaibananta po, no? Nakaibananta si Ma'am Jeanette Toralio Mapa, ang PIO po kang Social Security System. Sina masusundan po ang sa indang pag-guest sa tuya via Zoom sa fourth week o fourth Friday po kang bulan ng Agosto. Sa sunod na Friday, mga kaibananta naman po ang PhilHealth. Kaya antabayanan po nindo iyan para padagos na kita makaisik ang mga information na sa inda pong ipinagpapaabot sa mga members. Sa technical side, nagpapasalamat naman kita kay Don Ramon and Principe Bob. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Ingat lamang po. Have a blessed weekend.